Kaibigan, alam mo ba na kahit gaano pa kadaming kabutihan ang gawin mo sa iba, may masasabi pa rin sila. Kahit gaano pa kadaming pagtulong ang gawin mo, talagang hindi pa rin natin maiiwasan yung mga pangit na komento. Sapagkat kahit ano pa kabutihan ang ipakita mo sa ibang tao, once na nakagawa ng isang bagay na hindi nila gusto, ang labas mo na agad. Sama-sama mo, once na magkamali ka, pangit na agad ang tingin nila sa'yo. Nagtataka lang ako. Bakit? May perfecto bang tao? Ang hirap na kasi dito sa mundo, hindi nila nakikita yung mga magagandang bagay na nagagawa mo. Kung hindi, mas nakapokus silang silipin yung isang maliit na bagay na pagkakamali mo. Oo, alam naman natin na hindi natin maiiwasan ang mauskahan. Ang sakit lang kasi na kung sino pa yung mga tao palagi mo namang natutulungan, minsan mo lang hindi napagbigyan, masasabihan ka na kaagad na wala kang kwentang kaibigan. At pagdating naman sa iba, kahit wala ka namang ginagawa sa kanila, ang dami nilang nasasabi sa'yo kahit hindi ka naman nila lubos na kakilala. Sa bagay, sabi nga nila na kahit gano'n pa kalinis at kaputi at isang damit, ang mapapansin pa rin talaga ng mga tao ay yung isang dumi na napakaliit. Pero alam mo, kaibigan, ganyan talaga na kahit anong pangkabutihan ang ipakita mo sa kanila, hindi pa rin talaga tayo makakaligtas sa mga mata ng mga taong mapanghusga. Sa mga kapitbahay nating chismosa. Kaibigan, kamusta? Ako naman yung magtatanong sana. Hindi yung palagi na lang yung ginagawa namin yung inyong nakikita at napupuna. Kayo, yung klase ng mga taong ayaw niyong pag-usapan. Pero tuwang-tuwa namang pagpiestahan yung buhay ng mga taong alam niyong hindi kayo papatulan. Kayo yung klase ng mga tao na para bang miyembro ng katipunan? Palagi kasi kayo may pagpupulong para sa mga taong gusto niyo pagtulungan. Hindi ko alam, pero yung ganyan kasing gawain ay parang isang simpleng bagay na lamang na ating nakaugalian. Na kahit hindi na tunay yung pinag-uusapan, basta meron lang maitapik sa pinagtitipunan. Wala nang pake kung meron ba silang taong nasisira o natatapakan. Chismisan dito, chismisan dyan. Wala naman kaming pake kahit magdabag pa kayong magkwentuhan dyan. Ang sa amin lang ay, huwag niyo naman sana kaming gawing pulutan sa inyong mga chismisan. Hindi naman kasi namin kayo pinapakialaman, pero bakit parang tumutuwa kayo na kami na pagpepiestahan? Ang gara lang kasi kami, kaya namin manahimik lang na walang ibang tinatapakan at sinisirang iba. Tapos kayo, ibig na focus kayo sa inyong bawat pamilya, mas nakapokus pa talaga kayong pakialaman ng buhay ng mga taong nananahimik na. Yung tipong kahit wala naman kayong napapala, pero hindi kayo nagsasawang gumawa na mga kwento kayo mismo ang lumikha. Pero alam naman namin na dito sa Pilipinas hindi na bago yung ganyan. At hindi na mawawala yung sistemang chismisan sa bawat kanto na aming dadaanan. Na sa tinagal-tagal ba naman ng panahon ay uti-uti na rin namin nakakasanayan. At hindi na rin namin gusto na magsalita dahil wala naman na kaming balak na kayo pa ipatulan. Ngunit meron lang po sana akong isang katanungan na sana po ay magbigyan niyo ng kasagutan. Na kung ang pagchichismisan ay hindi naman nakakayaman, bakit po kailangan pagpiestahan?